Nagsalita si Eliphaz. Ika-apat na kabanata. Nagsalita si Eliphaz na taga-Teman. Sinabi niya, "Magagalit ka ba kung magsasalita ako? Hindi ko na kayang manahimik. Noon pinapayuhan mo ang maraming tao na magtiwala sa Diyos at pinalalakas ang mahihina at nanlulupaypay. Ang mga salita mo'y nagpalakas sa kanila at umalalay sa mga nanghihina. Pero ngayong ikaw na ang dumaranas ng kahirapan, tila ikaw ang nanghihina at naguguluhan. Hindi ba't kapag may takot ka sa Diyos at namumuhay ka ng matuwid, magdudulot ito sa iyo ng tiwala at pag-asa? Ngayon, isipin mong mabuti. May tao bang matuwid at walang kasalanan na napahamak? Ayon sa aking nakita at nalaman, ang mga taong gumagawa ng kasamaan at kaguluhan, din ang kanilang kahahantungan. Sa isang bugso lamang ng galit ng Diyos, mapapahamak sila. Kahit na sila'y tulad ng malakas at mabangis na leon, tatanggalin pa rin ang kanilang mga ngipin. Mamamatay sila dahil sa gutom, at ang mga anak nila ay mga ngalat. May sinabi sa akin ng palihim. Ibinulong ito sa akin sa pamamagitan ng panaginip. Gabi iyon, habang ang mga tao'y mahimbing na natutulog. Natakot ako at nanginig ang buo kong katawan. May espiritu na dumaan sa aking harap at tumayo ang mga balahibo ko at kinilabutan ako. Huminto ito pero hindi ko gaanong maaninag. At may narinig akong mahinang tinig na nagsasabi, "Mayroon bang taong matuwid o malinis sa paningin ng Diyos na kanyang manlilikha? Kung mismong sa mga anghel na lingkod niya ay hindi siya lubusang nagtitiwala at nakakakita siya ng kamalian nila, di lalo na sa taong nilikha lamang mula sa lupa na madaling pisain katulad ng gamugamo. Ang tao'y maaaring buhay pa sa umaga pero kinagabihay patay na at hindi na makikita magpakailanman. Para silang mga toldang bumagsak, namatay sila ng kulang sa karunungan."